Biso mo, palaguin mo. Welcome back to Peaceability is My Money Story. Kasama pa rin po natin Carlo Calimon, CEO and founder ng MobGuard. Carlo, anong mga challenges na hinaharap mo ngayon sa MobGuard? Sa larangan ng pera, kung meron man. Well, syempre, tulad ng any startup, right? Struggle pa rin naman yung pagkuha ng kliyente, di ba? Yung regularity. Kasi iba yung ecosystem dito sa Pilipinas kumpara sa sabihin natin kung nasa Europe ka o nasa Amerika o nasa Silicon Valley ka. Di ba? Yung trato palagi sa mga startups, palakihan muna bago ka kakausapin, masalo na pag gusto mo magbenta sa mga malalaki. Correct. Di ba? So, minsan maasa ka sa tingi-tingi muna. Pero syempre, yung tingi-tingi na yun, hindi kakapag-sustain ang negosyo . So, hindi mo hihindihan yun. At the same time, tama rin naman to a certain degree, you're still trying to prove yourself. Di ba? So, kasama yan dun sa cycle ng pag-negosyo. So, we've had our ups and downs, right? So, you just live with the cycle. Money lessons na masasabi mong natutunan mo talaga, mababahagi o maituturo mo sa mga anak mo at sa mga tagapanood na rin ng Peaceability TV. Siyempre, kailangan mag-work tayo sa budget natin. Di ba? Dapat may budget tayo para sa perang pumapasok para sigurado tayo yung nilalabas natin equal dun sa o may makitira ka pa dun sa pumapasok. Right? At the same time also, siyempre, yung importansya na hindi ka rin masyado maluho. Di ba? Ako kasi, gano'n naman yung mga lalaki normal, di ba? You buy what you need. Yeah. Di ba? So, you manage that also. No? So, I think you start saving at an early age. Importante yun. At the same time also na kailangan turuan natin yung mga bata natin na maaga pa lang, nag-iipon na. Right? Kasi bibitbitin nila yung hanggang dulo. Eh. Yung natutunan mo ba kay sa parents natin, parents mo, ginawa mo rin dahil bata ka pa, in-open ka na ng bank account? Oo, ginawa ko. My kids have, mga bata, mga anak ko may mga bank account na serious now. Pinag-uusapan nyo rin ang pera, miskin na 7 and 5. Yung masalo na dun sa mas malaki, di ba? Ngayon, marunong na magturo, di ba? So, kailangan incentive-based. Dapat, kunwari, may premium lang siya kapag did well. And kung hindi po pwede na every time ka pumunta ng mall, nagtuturo, pupunta palagi ng grocery, magtuturo, hindi pwede ganun. Kung grocery man, kapag pagkain, okay lang, di ba? Pero yung mga sweets, yung mga ganun, hindi ako pumapayag. Ano ang, kung bibigyan ka ng pagkakataon, papalitan, babaguhin mo, dadagdagan, babawasan sa My Money Story mo or sa Money Story mo sa kasalukuyan? Ibig sabihin, sa nakaraan, may babaguhin ka ba? Sa tingin ko, hindi rin masyado. I guess I would have wanted to started investing more at an early stage. Kasi syempre, doktor nga yung mga magulang ko. So, hindi man sila business-minded. So, hindi sila masyadong dun sa investments and so on earlier on. At hindi kami na-expose. I got exposed na. Na-expose na ako. Medyo matanda na ako. Koleyo na after college na. Diba? Actually, bata-bata pa yun. Oh, pero exposed pero hindi ko pinasukan. Hindi pa pinasukan. Pinasukan ko siya after graduate school na. Yeah. 'Di ba? Pero at the same time gusto ko siyang pasukan pero mahirap dahil galing nga ako sa pag-aaral ko. So wala akong trabaho for 2 years, bubuuin pa ulit yung savings natin. 'Di ba? So ang gusto ko sana ay maaga pa lang natutunan ko na 'yon. But other than that, ako kasi may paniniwala ako I'm where I'm supposed to be and everything that I've experienced sa buhay ko led me to what I am today. Di ba? So kasi, lahat naman yan may learnings Right? Kaya may failure yan, kaya may pagkakamali tayo dito, yung magaganda nangyayari. Learning yan na nagpulma sa atin kung ano tayo today. Right. Ano ang highlight of Carlo Calimon's career so far? Well, alam ko naman hindi pa ako as accomplished as my idols. Di ba? But, bakit may, sabi natin meron akong may checklist ako more or less na hinahabol. Dahil dito sa mga nagawa natin sa MobGuard, medyo malakas ang exposure natin. Right? Lumalabas tayo sa TV, nakatulong tayo ng kapwa natin tao. Doon matagal ko nang ginagawa to. Pero the exposure ngayon dahil sa nangyayari sa MobGuard ay maganda. At the same time, may awards din tayo natanggap. So, nanalo tayong Be the Boss ng Rappler last year, tsaka ng Smart. No? So, parang
ano yun eh, bakit di siya maging boss? Alam mo yung mga bossing, di ba? Yung mga conglomerate na. Eventually, gusto ko may ganun. Parang ito, parang junior. Yes. Right, so I'm getting there. Parang it's a validation that I'm on the right track. Third-party recognition. Third-party recognition, oo. So, it's good, ano, it's a good feeling kasi hindi naman sa naghahanap ko palagi ng recognition, pero at least papansin yung trabaho at pinaghirapan mo. Correct. Tapos, recently rin, no, actually, 2015-2016, may nabigyan ako ng award, international. Mm-hmm. Yung last year, 100 most influential global marketers. Nagulat nga ako, sabi ko, paano ako napili dyan? So may selection committee pala. The award was given in India, doon hindi ako nakapunta. Then itong recently lang, 2016, sa Singapore, meron naman Asia's Best Marketer. So may 2016 list. So nakasama tayo doon. So siyempre, hindi naman tayo nag-a-apply, pero na-recognize tayo, which is good, di ba? So yun yung mga highlight. And not because of the awards, but because dun sa mga nagawa natin through MapCard, right? Yung napaghihit, yung nasimulan natin, yung maliit, nahangin lang 3 years ago, ngayon nandito pa 3 years, buhay pa, di ba? At may nagagawa tayong nakakabuti sa kapwa natin. And it becomes yung springboard ko din para makapagturo at makapag-inspire ng ibang tao para magnegosyo o at least makapag-invest ng maaga sa mga buhay nila. Very nice, very nice. Congratulations, ha? Ang dami. Those recognitions by third party, mas maganda talaga yung hindi yung tayo-tayo lang o yung mga tao mo lang, boss, ang galing natin, ibang tao. Pero ano talaga siya sa akin, parang validation na, alam mo yung, minsan yung magandang pat on the back, right, di ba? Right. Pero at the same time, ang thinking ko din is na dahil doon, mas marami pa akong pwedeng matulungan. At dumadagdag din yung responsibilidad, yung pag-alaga doon sa reputasyon kasi na tumataas ang reputasyon. Ngayon, meron bang nabago sa perspektibo mo sa pera ngayon na nagpapasweldo ka na, may negosyo ka, meron palang ibang tumitingin sa iyo ng mga taga sa labas ng iyong kumpanya, sa ibang mundo, may naiba ba sa pananaw mo sa pera? Halos pareho rin naman, except ngayon na siyempre kailangan isipin mo palagi yung kapakanan din ng mga tao mo. So may responsibilidad tayo na to make sure na that they're taken care of financially as well, na natuturuan din natin sila sa pera. But at the same time, sa tingin ko rin, ito rin yung paghahanda para sa pamilya din natin. Di ba? Masalo na maliliit yung mga anak ko. Di ba? So kailangan paghandaan yung future nila. In the same manner na yung mga magulang ko din dati, ganun din. Di ba? So also, kasama din doon yung pagtuturo ng value. Yung values na natutunan din natin before. Carlo Colimon, your tips for our viewers. Okay, so yung unang tatlo muna, yung personal. Unang-una, talagang importante na matutunan ng mga tao yung pag-iipon, right? Na yung maliliit na bagay na pwede natin mapag-ipunan, hindi tayo dapat nahihiya kapag nagtatanong tayo o nagkitingin tayo kung may sale ba dito o ganyan, bakit? Kasi sa dulo ng taon, by the end of the year, hindi natin malaman. 5,000 na pala yan, 10,000 na pala yung naipon natin, sayang. Pangalawa, yung maaga pa lang na natututo na tayo mag-invest. Hindi naman kailangan na bata pa lang nag-i-invest ka na. Pero at least natututo tayo kung paano mag-invest para kung may extra tayo na katabi outside dun sa ating mga na-impok. Diba? Kung pwede natin i-invest at palaguin. Diba? Kay negosyo yan o kay stock market yan and so on o yung different na funds na tinatawag natin. Pangatlo is sa tingin ko dapat yung pagturo natin sa susunod na generation. Kung ano man yung alam natin, the little that we know, right? We can share it to other people para sila rin yung maging tulad sa atin. Very good, very good. Tatlong gusto mong paalala sa kanila tungkol sa pagnenegosyo? Tatlong tip. Na unang-una, huwag matakot. Huwag matakot sa pagnenegosyo. Okay na buhay yan. Ang importante lang i-manage natin yung mga risk natin. Paano ba natin ma-manage yung risk natin? Siguro din natin na pag-aralan natin yung pinapasukan natin. Huwag mong sabak na sabak. Kadalasan kasi yung mga failure naman, dahil sa hindi na pag-aaralan mabuti. Now, in relation to that, pangalawa, doon dito in order, huwag tayong matakot mag-fail. Huwag matakot mag-fail? Oo, huwag tayong matakot. Manulugi ako pag na pero dapat i-manage mo lang yung
yung nilalabas mo doon. Kumbaga, kung napag-aralan mo, unti-unti, right, natututunan mo yung negosyo. Kung mali, ikot ka agad. Ang tawag namin doon, pivot. Meaning, kung kailangan mo magbago, baguhin mo na agad. Pero dapat, makita mo agad na maaga. Nung dating narinig kita magsalita, yung binanggit mong innovation. Oo. So, ang ano kasi sa innovation, kaya nga dapat hindi tayo matakot mag-fail. Kasi ang kultura natin eh, pag mag-fail ka, parang tahulog ka na, dinidiin ka pa lalo. Di ba? Ang failure, hindi masama rin yan. Bakit? Kasi marami ka natututunan kapag nag-fail ka. At sinasabi natin, yung tuition fee niyan sa pagnenegosyo, eh, kapag masakit na masakit, hindi mo na uulitin. Di ba? Now, pagpasok ng innovation, mahalaga ang innovation kasi ang buong mundo nag-i-innovate. Kumbaga, kung ano yung bagay na tinatangkilik natin 10 years ago, hindi na natin tinatangkilik ngayon dahil sa innovation, dahil nagbago na yan. Ultimo yung kinakain mong burger, nasabihin natin eh, na-invento nung, o nagsimula yung negosyo noong 1970. Ang laki na ng pinagbago noong 1970 ngayon, 2016. Diba? Kasi nag-innovate sila every year. Kasi bakit nagbabago yung taste natin? So, kailangan mag-innovate kaya dun sa mga regular na negosyo o kaya sa technology na negosyo, continuous innovation importante. Pangatlo, ito palagi kong tinuturo. Pag nagnanegosyo tayo, dapat kilalanin natin kung sino talaga yung customer natin. Kasi base dun sa gusto, pangangailangan ng customer natin, dun mamumuo yung negosyo. So, kung hindi natin alam yan, patay tayo. Top tips sa pang-personal at pagnanegosyo. Meron tayong isang segment dito, quickie questions. Nagustuhan to ni Paolo Tibig, George Winnicky, lahat ng mga na-interview natin na dito, no? Mga quickie questions. Quickie answers lang din. Sige. ang hihingin natin sa'yo. Okay? Yung unang pumasok sa'yo na totoong sagot, malamang yun. It will somehow give us a good summary of who Carlo Calimon is, his money story. Para sa'yo, ano yung perfect first investment na ginawa mo? First investment ko siguro, computer at the time. Pinakabahal na bagay na naregalo mo sa isang tao? Jewelry. Kasi sabi ko sinabi. Unang binili mo sa perang pinagkakitaan mo? Unang binili? Ano? Regalo para sa nanay ko. Talaga? Thank you. Sa nanay ko, sa daddy. Tisay o morena? Tisay. Tisay. Singket o wide-eyed? Singket. Singket. Education, kasi nag-aral ka na nag-aral. Or experience, Carlo Calimon? Pareho. Pinakasulit mo na nabili, para sa'yo sulit, wala yung buyer's remorse. Buyer's remorse, ano? Dami, yung mga regular na, ano eh, pang-araw-araw natin. Para sa'yo sulit yan. Sulit. Treasure or pleasure? Depende. Depende. Kasi hindi naman ako materialistic eh. Yung treasure ko, pwede yung experience. Okay. Matalino o masipag? Pareho. Pareho, kailangan pareho. Traditional o moderno? Pareho din. Pareho din. Kailangan balance between the old and the new. Okay. Gulay o prutas? Pareho din. Mahilig ako pareho. Pareho. Pinaka mabigat, hardest decision you have ever made, Carl? Dati pag dinegosyo. Kasi hindi siya norm. Kumbaga hindi siya pang lahat. 33 million empleyado eh. Kumbaga at the same time, di ba, pagkatapos ko ng graduate school, lahat ng mga klase ko, siguro mga dalawa lang kami. Define yourself in one word. Define myself, ano? Person of integrity. Integrity. Ano ang pera para kay Carlo Calimon? Ang pera sa akin, tool para mapalago ang buhay natin, para ma-sustain ang mga pamilya natin, at para ikasin ang pamilya natin. Pero hindi yun ang mundo natin. Ang mundo natin eh, ang Panginoon at ang pamilya at pamilya. Anong pinaka greatest failure? At sabi mo kanina, ang failure pwede maging lesson. I've had to sell a few businesses in the past wherein kumaganda, nagkaroon ako ng tuition fee in terms of yung kumakarang nilabas natin na nalugi. O yung tipong, kasi minsan may mga idea tayo na ahead of its time. Correct. So, may mga ganun. Pero may mga learnings all the time. Even ngayon, sa bagong negosyo, marami pa rin learnings. So, hindi natatapos yung how do you handle the failure? Minsan masakit. Di ba? Kasi masakit sa bulsa. Pero at the same time, it sticks to your head because it's expensive, it's painful.
Pero at the end of the day, ano ba yung natutunan ko dun sa business? Natanam ko na nandito na siya ulitin at ituturo ko na sa iba na huwag yung dadaanan nito. Carlo, last portion natin, eh, yung paborito ng karamihan dito, lalo na yung mga manunood sa yung mga kamag-anak, kaibigan mo, yung wallet trade. Ito yung hindi namin sinabi sa'yo, eh, titingnan namin ng iyong wallet kasi meron kaming teorya na yung maayos, yung taong maayos ang wallet o purse kung babae, eh maayos din sa kanilang kaperahan. So, pwede ba namin i-raid ang iyong wallet? Okay, so, gamit na gamit yung ating wallet. Pwede munang, ako muna umawak, sige muna bubuksan. Oo, itong wallet niya medyo may kalumaan na, no? Gamit ano na gamit. Grade 7 ka pa yung wallet mo to. Hindi naman ako kaya. Alam ko lang, naghanda sana ako ng wallet. Gano'ng katagal na itong wallet mo? Ito, hindi ko alam. Siguro may 4 years na yan. 4 years. Kabalilan ha. Tinuro sa akin ito ni Will Garcia. Leather yung wallet niya. Leather. Ano ang, hindi ko pa bubuksan, ano ang nasa wallet mo na, yung talagang lagi nasa wallet mo, aside sa ATM, aside sa cash? ATM, credit card, yung mga ID, tapos yung... MAB card, meron kang MAB card dyan? Wala dyan, siyempre. Kasi app na. App na ang MAB card, okay. Anong pinaka-personal sa wallet mo? Meron akong ano yung, eto, para siyang rosary type. Okay, may pocket. So something spiritual. Yung mga, maayos naman sa, tatakpan ko muna yung mga logo ha. Pag nag-sponsor na sila, yung ipapakita natin sila. So mga cards, IDs. Naka-organize yan. Naka-organize nga, yung galing ha. So yung syempre mga ATM, magkakasama base dun sa madalas. Dun sa, tapos meron rin yung mga hindi ko ginagalaw as much as possible. Yung ugali mo pa rin ng bata, no? Tapos meron ka, ano yung mga ibang papel dito? Pakahindi, ayun siya ba ito? Sinanla mo sa... Hindi, yung mga papel dito, sinanla natin. Mga resibo? Ano, hindi, mga... Siyempre, nag-benchmark din tayo. So yung mga coupons din na pinamimigay minsan, itago natin dyan. Resibo pa ba ako dito? Wala na yata, wala na. Cash! Cash! Ganong kadalas, ganong kalaki yung minimaintain mo na cash pag bumababa ng 45,785, nagwi-withdraw ka na? Hindi naman. Normally, ano lang yan? When needed. So, minsan kapag naubos, kailangan ng karga. Kaya meron tayo naman ngayon kasi may biyahe tayo bukas. Kaya kailangan may laman. Okay. Maayos naman ang wallet niya, mga... Kaya yung mga nandyan, mag-sponsor na kayo. Mag-sponsor na kayo, ha? Depende yan kung ilang beses lumalabas ang inyong logo. Thank you very much, Carlo Calimon. Thank you. Maraming salamat. Pwede kong sabihin, sa murang edad, hindi pa yung... wala ka pa sa midlife, katulad namin na lumagpas. Nasa definition mo na yan kung ano yung midlife. Right. But definitely a wealth of experience and reason and purpose of your whatever you're doing, litaw na litaw. Thank you very much. Peaceabilities will still be back after show. Partner ko sa Tagumpay o ang motivation ko sa Tagumpay ay ang aking pamilya. Nagsisilbi sila sa aking motivation para maging successful. At siyempre ang Panginoon na nag-guide sa pang-araw-araw nating buhay. Piso mo, palaguin mo! Piso mo, palaguin mo! Mula sa Money Story ni Carlo Calimon, here are our peaceability tips for the week. Pagtanggap at paghahanda sa pagbabago ay isa sa pinakakailangan para magtagumpay sa panahon ngayon na tinatawag na digital age. Maging ito ay para sa pampersonal at lalo na sa inyong pagnenegosyo. Sa pampersonal, parang mahirap na matanggap ang isang tao ngayon na walang email address or social media account. Ang mga may bank account, tanggap na malaking tulong kung kaya o marunong ka ng mobile or online banking. Dahil sa teknolohiya, nakikita, nababantayan, nagagalaw mo ang iyong mga kaperahan. Lahat ng ito ay wala 10 years ago. Kailangan tanggap at handa sa pagbabago. Pagbabago, innovation ang tawag nila dito sa Ingles.
innovation in business means doing something different, smarter, and better. Positibong pagbabago sa inyong negosyo sa larangan ng halaga, kalidad, at pagiging produktibo sa pamamagitan ng paggamit ng mga parating o nandito na at nasubukan na ng mga teknolohiya. Itong teknolohiya na ito ay ang tinatawag na information technology. Information technology has dramatically changed lives of individuals and organizations. Nakikita na natin ang mga online shopping, digital marketing, social networking, digital communication at cloud computing at marami pang iba ng mga halimbawa ng mga pagbabago na naidulot dahil sa information technology. Ngayon, accurate business planning, tugma na marketing, maayos na pamamahala, even global sales, kasama na ang real-time monitoring, instant at mabilis na customer support, at pangmatagalan na paglago at pagtibay ng negosyo ay hindi makakamit kung hindi magagamit ng husto at tama ang information technology. Ang tagumpay ng isang negosyo ay dahil sa maraming factors. At iba sa mga factors na ito ay ang tamang analysis, pagpili ng nararapat na teknolohiya, at yung may maayos, realistic at maganda na future vision. Information technology ay maaaring makatulong magpalawak ng markado, kalagayang pinansyal at overall competitiveness ng isang negosyo. Information technology ay nagbibigay ng oportunidad ma-analyze ang mga datos at makapagplano ng nararapat at sapat na teknolohiya. Ngayong modernong panahon, information technology at ang naidudulot nito tulad ng digital marketing ay napaka-epektibong kasangkapan para ma-promote, mapakilala at mapaabot ang mga produkto at serbisyo ng negosyo ninyo sa inyong merkado sa buong mundo habang ikaw ay nasa iyong opisina o tahanan man. Mga paalala sa larangan ng innovativeness and information technology. First and foremost, be present and be very active in the financial world by having an active live bank account. Napapunta na rin sa inyong investment account. Be present in the digital world with your email address and social media accounts and make use and optimize them for personal and more so for your business endeavors. And that is our Peaceability Tips for the week. Sana ito ay nakatulong sa inyo para sa inyong gabay sa inyong buhay pinansyal. You're still watching Peaceabilities, My Money Story. Mahalaga ang pagkakaroon ng positive character pagdating sa pagnanegosyo. Totoo, nadaraan tayo sa mga pagsubok at pagsasakripisyo para makamit ang tagumpay. Tama si Carlo, we should not be afraid of failure. Kasama yan sa lahat ng aspeto ng buhay, pagnanegosyo man o sa anumang role natin dito sa mundo. Kung nakaranas man tayo ng pagkabigo, hindi tayo dapat magpadala dito. But instead, we should stand up, face the problem, and think of it as a stepping stone towards success. Thank you so much mga kaibigan for joining us today. I hope nakatulong ang mga tips from us sa inyong buhay pinansyal. We'll see each other next week. Same time, same channel, only here on Peaceabilities, My Money Story. Ako po si Francisco Colaico na laging nagsasabi, ang pisong pinahirapan mo, palaguin mo!